Air signs, ito po yung mensahe sa inyo ngayong araw, December 9, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga hindi po pala nakapag full moon manifestation kahapon kasi busy kayo or nakalimutan ninyo, pwede pa rin po kayo mag-manifest ngayong araw na to, December 9, 2022. So, post full moon manifestation na ito. So, habol na po kayo kasi last full moon na natin yan for 2022. So, ngayon 2022 lang naman. So, next year ulit, January, meron po ulit tayong full moon. Pero huwag nyo nang palagpasin. Tignan po natin, spirit guide, ano po yung mensahe natin? For air signs. Ayan, tignan natin. You know what to do. Sabi ni Archangel Uriel, trust your inner knowledge and knock upon it without delay. So, ano ba itong pinoprocrastinate ninyo? Creative writing. Mula naman po ito kay Archangel Gabriel. Make time to write down your thoughts in a journal or pen an article or book. So, tamang-tama to ngayon. So, kung sa mga hindi pa nga po talaga nakakapag full moon manifestation, ayan, isulat nyo na sa journal ninyo kung ano ba yung mga gusto ninyong mangyari or yung mga wishes ninyo. So, you know what to do. Alam mo naman daw yung gagawin mo. Alam mo din kung ano yung gusto mo. Air sign. So, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa ngayong araw na to. Check po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for air signs? Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. So, lalagay ko po yung link ng full moon manifestation dyan sa baba. Dyan sa hindi sa description, kundi sa comment section. Tignan po natin. Dalawa din. So, affirmation for growth. Yan. So, pwedeng, ayan, ngayong araw na to, very positive naman yung energy ninyo. Prayers and wishes na kung mag-manifest na talaga kayo. Para sabihin natin, makuha nyo na din yung growth na hinahangad ninyo. Air signs, o kaya naman, diba, take action na. Yun yung sinasabi sa inyo ni Universe. Check po natin, ano ba yung mensahe pa para sa'yo. So, prayers and wishes. Diba? Pero syempre, kailangan din talaga, samahan ninyo po yan ng pagkilos. Hindi lang tayo dasal ng dasal, hindi lang tayo wish ng wish. Kilos din tayo. So, check po natin, ano po yung mensahe para sa'yo. This is for you, air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, dalawa na naman. Tignan dalawa. Ba't dalawa yung energy ninyo? Ayan. Siguro yung iba sa inyo, kakapasok nyo lang sa isang relationship. Oras, observe, or okay yung energy ninyo, or pwedeng nagdadalawang isip yung iba sa inyo. Purify. Ayan. So, observe. And ito, yung iba sa inyo naman, pwedeng naapektuhan kayo sa nangyayari sa paligid ninyo, yung energies ninyo, pwedeng nabablock siya. So, kung yan po yung nafe-feel ninyo, okay, air signs, mag-salt water bath kayo or egg cleansing po kayo. So, ilalagay ko ulit sa baba yung ano na yon, yung link ng ating mga videos para doon. So, pwede rin naman na madaming nagkakagusto sa aura mo ngayon. Madaming lumalapit sa'yo. Madaming nanghihingi ng tulong kasi feeling nila ang gaan-gaan ng aura mo. Siguro kasi yung iba naman sa inyo, kaka-cleanse nyo lang ng energy nyo, ng energy field ninyo. So, ayun, kaya medyo madaming lumalapit sa inyo ngayon. Check po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa po yung blessings? Ah, blessings. Okay, yung blessings na paparating sa'yo. Blessings po na paparating kay air signs ngayon, spirit guide. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, spirit guide. Ano po itong blessings na ito? So, dalawa na naman. Ba't dalawa? Yung sa iba, isa-isa lang, air signs. Box, reveal your secret power. So, pwedeng ngayon, lumalabas na kayo sa comfort zone ninyo. Childhood home, remember where you're from and who you really are. Pwedeng may babalikan kayo dito. Pwedeng may connection, air signs na sabi natin, may mare-reconnect, may reconciliation ngayong araw na to para sa inyo. So, ayan, reveal your secret power. So, pwedeng may marireceive naman kayo mga gifts, boxes. Boxes, okay. Pwedeng ang dami-daming box sa bahay ninyo. Hindi mo alam kung saan yan ang galing. Siguro sa mga order mo sa Shopee or Lazada. Or kung ano man itong mga order mo online, sa mga online shopping. Ayan, check po natin. So, iba naman sa inyo, pwedeng babalik kayo sa ancestral house ninyo or sa pinagmulan ba ng... Yung iba sa inyo, wala na kayong ancestral house. Could be, sabihin natin, yung mga kamag-anak mo, baka dadalawin mo. Air signs, ngayong araw na to. Punta kayo sa province, kung saan lumaki yung parents mo, parang ganun.
or kung saan kayo lumaki ba? Kasi ngayon, sa iba na kayo nakatira, di ba? Ano po yung pwedeng mangyari kay air signs ngayon, spirit guide? Or pwedeng ngayon, nahuhumsik yung iba sa inyo? Pwedeng namimiss nyo na yung parents ninyo or kung sino man itong mga namimiss ninyo? Pwedeng nakita nyo yung picture nila? Baka yan yung mga nakalagay sa box. 4527. So, ito. And number, yung iba nga sa inyo, pwedeng aalis na kayo. Ayan, pwedeng yung mga boxes na to, pwedeng naglalaman to ng mga, parang lipat bahay yung nakikita ko dito, air signs. Pwede nga may tutulong sa'yo na kaibigan mo sa paglilipat bahay na to. Parang maasahan mo talaga yung taong yan. Or kung sino man tong taong to, parang tutulungan ka niya maglipat bahay or maghanap ng bahay na malilipatan. Yun yung nakikita ko. Check po natin, spirit guide. Or may inaalok sa'yo yung taong to. Kaya lang medyo malayo sa bahay ninyo. Kaya parang nagdadalawang isip ka. Tignan po natin. Ano pa po yung mensahe natin for air signs, spirit guide? Air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Number 15. Number 34. So, meron tayo ditong number 9. So, meron ditong nai-stress. Okay, pwedeng nakausap mo to air signs or pwedeng makakausap mo yung taong to. Meron kayong conflict. Merong conflict na mangyayari dito. So, pwedeng natapat. It's either ikaw yung stress or stress yung taong kausap mo. Meron siyang gustong ipaliwanag sa'yo pero parang hindi kayo nakakaintindihan. Hindi nyo nagigets yung gustong sabihin ng isa't isa. Yun yung nakikita ko dito. Pagdating sa pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw. So, relax. Try mong intindihin. Try to understand your connection, your usapan dito sa taong to. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide. So, parang pwede naman yung iba sa inyo may invitation kayo pero may invitation kayo na marireceive ngayong araw pero tatanggihan nyo kasi pwedeng masama yung pakiramdam ninyo. So parang sasabihin mo, pass muna. Bawi na lang ako next time. Parang ganyan. Pagdating sa trabaho, meron tayo ditong 4 of Pentacles. So wala naman po kayong problema pagdating sa trabaho ngayon. Napakadami nyo ang ginagawa. Busy-busy yung iba sa inyo. Air signs. 2 of Pentacles, pagdating naman sa money. Ayan, parang ang dami-dami yung gustong bilhin. Hindi nyo alam kung ano yung uunahin ninyo. Yan yung nakikita ko dito. Ang dami nyo kasing responsibilities. Pagdating naman po sa negosyo, napakaganda naman ng negosyo ninyo. Kasi this is Knight of Pentacles. So talagang be consistent lang, air signs, pagdating sa trabaho. Pagdating sa negosyo ninyo, pagdating sa ginagawa ninyong approach. Oo. So parang ayun, consistency is the key. Yan yung sinasabi sa yun ni universe para mas maging matatag pa yung business mo at para mag-grow pa. 'Di ba? May growth pa tayo dito, affirmation for growth. Ayun. Para mag-grow pa yung business mo. Mas lumawak pa yung naaabot ninyo. Pagdating naman sa relationship, ayan, pagdating sa love life mo, meron tayo ditong Ace of Cups. So pwedeng may nag-o-offer sa iyo, air signs. Or may mag-o-offer sa yung lumabas ngayong araw na 'to. Sabi ko nga sa iyo, baka may mag-invite sa iyo dito. The world, pwedeng may marireceive kang message. Tignan natin, 7 of Pentacles. O kaya naman itong person mo, air signs, is na-frustrate siya kasi gusto ka niyang makita. Yun yung nakikita ko dito. The lovers, okay. So pwedeng karelasyon mo nga to pero magkalayo kayo. LDR, some of you. Oo. So ayan, pwede rin naman na baka susunduin ka sa bahay nyo. Basta parang yung iba dito, yayayain kayong lumabas. Pero baka kayo yung tumanggi. Oo. Yan lang po. Ingat po kayo always. More blessings to come. And enjoy the rest of your day, air signs. Bye-bye!